malakas ang pagtabi ko sa kanya. Nasa sobrang lakas nito, muntik pa siyang matumba. Nakakaloko ko siyang sinulipan nung nakita kong tumalim ang mga mata niya. Agad ako umayos at baka atakehin niya ako. "Don't try, Green. Nag-aral ako ng self-defense." "You bitch!" Malakas na sigaw nito sa akin. Pulang-pula ang mukha niya sa sobrang galit. "Did I hear it right? You call me bitch?" Maybe you're referring to yourself, girl." I chuckled at umiling-iling pa. She tried to slap me pero agad ko itong nasangga. Bala ko sanang ihambalos yung bag ko pero sayang naman. Baka matanggal pa ang ulo ng ahas na disenyo nito. I pushed her hard kaya nawalan ito ng balanse at bumalandra sa sahig. "I hate you!" Naiyak na mukha nito. Siguradong nasaktan nito sa lakas ng pagkakabagsak nito sa sahig. Pero nandoon pa rin yung pagkamaldita nito. "The feeling is mutual, bitch!" Smirk at pinagpagan ko pa ang kamay ko. "Madam, nasaktan po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Carla sa akin. "Pasensya na madam at hindi ka namin na-inform na andito si Bruhilda." "It's okay, Carla. I'm fine. Sanayin ako na kahit saan talaga may mga pakalat-kalat na mga ahas sa paligid." Pagtingin ko sa gawi ng malditang katsana, nakatayo na ito na parang walang nangyari. Balik sa nagmamaldita nitong mukha. Tinasan ko siya ng kilay. "Like doll. How dare you, nasaktan ako? Gusto mo bang palayasan kita dito ngayon din?" Dinuro pa ako ng bruha. Napasingap ako at napahawak sa akin dibdib na parang natakot sa sinabi niya. I even acted that I'm really really scared. "Guard! Guard! Palabasin niyo ang babaeng ito!" Sigaw nito sa gwardiya na hindi man lang gumalaw at parang wala namang narinig sa mga sinabi niya. Muntik na akong matawa sa inasta ni Katjana. I can't believe that she can be this low. "Ano nangyari sa dating Katjana? Ganito na ba kasama ang pag-uugali nito ngayon?" "You idiot! Are you dumb? Palisin niyo ang babaeng yan sa harap ko! Kung ayaw mo ipasara ko itong tindahan mo!" Baling nito sa baklang si Carlo na parang hindi makapaniwala sa pagwawala ni Katjana. Pumalakpak ako ng dahan-dahan at mahinang natawa kaya lumipat sa akin ang tingin niya. "Do you really know what you're saying, Brad? Don't you know that you're talking to the owner of this building?" Napasinghap siya. "Yes, my dear. I am the owner of this building. Yung tinatayuan mo ngayon, akin yan. Yung lamig mula sa aircon na dumadampi sa balat mo, akin yan. Yung mga taong minumura mo, mga kaibigan ko yan. Kaya kung ako sa'yo, mas mabuti pang lumabas ka na ngayon din kung ayaw mong ipakaladkad pa kita sa kanila." Nakangisi kong sabi sa kanya. "Ano?" Akmang lalapit ako sa kanya pero mabilis siyang nakaatras. "Hindi pa tayo tapos, Priscilla. Mahirap ka pa rin sa paningin ko. Kung akala mong matatakot mo ako, pwede sinasabi ko sa'yo, hindi. You're still the poor and pathetic, Priscilla. I used to. Shut up. I don't care, bitch. Go to hell and I'll see you there." Talagang sinusubukan ng babaeng ito ang pasensya ko. "Shut up. I don't care, bitch. Go to hell and I'll see you there." Talagang sinusubukan ng babaeng ito ang pasensya ko. "Sabagay, magbihis ka man na maganda, hindi pa rin maitatago nito ang nakaraan mo." "That's it. Bringing back my past is out of your league." Inisang hakbang ko ito at dalawang malulutong na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Magkabilaan. Hindi ito nakagalaw dahil hindi nito inaasahan ang biglaan kong pagsampal sa kanya. "You don't know about my past," I said in a grated tone. "Get out!" Sigaw ko sa pagmumukha niya. Wala na itong nagawa ng mismong graduate staff na ng shop ni Carla ang nagpalabas sa kanya. Pinakalma ko muna ang aking sarili dahil pakaramdam ko'y umakyat ata lahat ng dugo ko sa aking ulo. Nanginginig pa ang katawan ko sa sobrang galit sa kanya. I saw that everyone panicked and even scared nung ilibot ko ang tingin ko sa kanila. Even Carlo is looking at me now, apologetically. "Everyone, listen. I want all of you to be remember this. Huwag na huwag niyong papapasukin ang babae niya dito sa gusali ko kung ayaw niyong pati kayo palalayasin ko. And you, Carlo, tell the manager to ban her from getting inside my premises." Simula sa araw na ito, matitikman ni Katjana ang galit ng babaeng inapin niya noon. Ang plano kong tatapatan ng agency nila ay gagawin ko na. Isisingit ko sa oras ko kahit gaano pa ka hectic ang schedule ko.
How dare her bring back my past? Binuhay niya lahat ng galit ko sa kanila. Tingnan lang natin kung hanggang saan ka. See you around, bitch. Papa Samson, do you still love me, mommy? Napahinto ako sa tangkang papasok sa kusina nang marinig ko ang tanong ni Ace kay Samuel. It's the first time I heard him ask this question to Sam. Nagkubli ako sa pinto dahil gusto kong pakinggan kung ano pa ang pag-uusapan nilang dalawa. Madalas pumupunta si Samuel dito sa bahay tuwing Sabado para makipag-bonding sa anak ko. Siguro'y katatapos lang ng mga itong maglaro ng basketball si Jay malapit dito, kaya andito na ang mga ito ngayon sa kusina. Why did you ask, young man? Rinig kong tanong ni Sam kay Ace. Bahagi ako sumili para makita kung anong pinagkakaabalahan nilang dalawa. As usual, nagluluto na naman ang dalawa ng pancakes at bacon and ham with sinangag na kanin para sa almusal namin. Nakatalikod si Samuel at nakaharap sa niluluto niya habang si Ace naman ay nakatingin din doon. Si Sam na ang nakalakha ni Ace noon. Every 6 months, bumibisita ito sa amin doon sa Dubai. Noong unang taon pa namin doon, nagstay pa ito ng 3 buwan para lang samahan kami. Kung hindi ko pa ito pinilit na umuwi, hindi pa ito uuwi dito sa Pinas. I can't let him stay there for long kasi may obligasyon din ito sa pamilya niya. Though sinabi naman ni Tito at Tita sa akin na okay lang. Ako na mismo ang tumanggi. Sobrang abala na ako sa kanila. They even treated Ace as their own grandchild. Spoiled pa nga si Ace sa mga ito na parang totoong apo talaga nila. Bumalik ang diwa ko nang marinig kong nagsalita ulit si Ace. You told me before that you love my mommy. That's why I'm asking if you still love her now. Because, you know, Papa, I want my mommy to be happy. Parang biglang kumirot ang puso ko. Narinig kong malakas na napabuntong hininga si Sam. Yes, young man, I still love your mom. But I think she's not yet ready. Bigla akong nanigas sa sagot ni Sam. I didn't expect that until now, he still have feelings for me. But maybe, he just said that para hindi masaktan ng anak ko. Do you want me to help you with mom? Seryosong tanong ni Ace dito. Why are you saying that to me, Ace? Because I like you for mommy. I know you will take care of her. I want someone who will take care of my mommy. Because I know she's already tired. Oh, my sweet and innocent Ace. Parang pinipiga ang puso ko nang marinig ko ang sinabi ng anak ko. At a young age, naisip niya iyon para sa akin. Yeah? Yes po. Sana, you're my daddy na lang. Malungkot nitong sabi. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi man sabihin ni Ace sa akin pero alam at ramdam ko na hinahanap nito ang kalinga at pagmamahal ng isang ama. I am. Kahit hindi ka galing sa akin but I love you as my own. You will always be my baby Ace. And I will always be your papa, Sam-Sam. Di ba yun naman ang mas mahalaga? Opo, Papa. But I still help you with mom. Pinal nitong sabi. Narinig kong napatawan na si Sam sa inasal ng anak ko. Leave it to me, young man. Wala ka bang tiwala kay Papa Sam? Of course, meron po. It's po, not po, Ace. Agad kong pinalis ang luha ko at inayos ang aking sarili. I pretended that I didn't hear anything. Nakita ko pang ginugulo ni Samuel ang buhok ni Ace at nagsimula na naman silang magkulitan nung pumasok na ako. Ito na ata ang routine nila every Saturday. Pagkatapos mag-basketball, magluluto ng breakfast, maghaharutan, maliligo at magkukulitan at harutan ulit hanggang maghapon. Kaya hindi na ako magtataka kung sobrang close ni Ace kay Sam. Parang anak na din kasi ang turing ni Samuel dito. Minsan namamasyal pa sila na silang dalawa lang. Nagmo-movie date at nagfo-food trip na parang mag-ama talaga. Paano na lang kaya kung makahanap na ito ng pamilya niya? Ganun pa rin kaya ang turing nito sa anak ko? Ewan ko ba dito kay Samuel? Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin itong ipinapakilalang girlfriend sa amin? Mommy! Agad itong bumaba sa upuan na tumalik sa akin. What are you guys doing? I exclaimed cheerfully. Diretso ako nagtimpla ng kape at chocolate milk naman for Ace. Napansin kong nakatitig si Sam sa akin pero agad ding umiwas ng tingin at nagbisibisihan nung napatingin ako sa kanya.
Namula pa ito. Gusto ko tuloy matawa sa kanya. Para itong teenager na nahuli ng crush na nakatingin kaya nag-blush. Umiling-iling ako at bahagyang natawa kaya napalingon silang dalawa sa akin na parang nang-aakusa. What? I ask. Parang anlaki naman ang kasalanan ko sa kanilang dalawa sa paraan ng pagtitig nila sa akin. Why are you laughing, Mom? Bakit ka tumatawa? Sabay pa silang dalawa. Hindi ko natuloy napigilang humalakhak sa inasta nilang dalawa. These boys are so cute. Priscilla, are you ready for tomorrow? Businessmen and all other professionals will be there. Sabi ni Danny sa akin. Yes, Danny. I'm ready. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Napaseryoso silang dalawa sa naging sagot ko. There's a chance that you'll meet him there. Kaya mo na ba? Sagunda nitong tanong sa akin. Sumulyap ako sa kanilang dalawa ngunit napatigil ako nang makita ko ang kakaibang emosyon sa matiim na mata ni Sam. Parang may nakikita ko lungkot dito pero agad din niyang naitago. I'm ready, Danny. Don't worry about me. I can handle myself now. I said, full of determination. Daniela's right. There's a big chance that I'll be seeing him again tomorrow after how many years. But I can't just hide forever. I want Ace to live a normal life. Yung nagagawa namin lahat ng gusto namin gawin. Yung napupuntahan namin ang lugar na gusto namin puntahan na hindi nagtatago. We're always here for you, Priscilla. Kahit anong mangyari. Ani Sam. Halika kayong dalawa dito. Group hug tayo. Agad naman silang lumapit sa akin. Miss ko na kayo, guys. Salamat at palagi kayong nandyan para sa akin. Love you. Love you. Aray, Samuel. Iniipit mo naman ako eh. Daing ni Danny sabay hampas sa braso ni Sam na nakayakap sa amin. Arte naman ito. Ikaw namang niyayakap dyan, arte ka pa. Tumabi ka nga, si Priscilla na lang aakapin ko. Wow, Chong. Kapal din ang face, ha? Parang utang na loob ko pa ngayon, niyakap mo ako. Oh my goodness, magsisimula na naman silang dalawa. Hanggang kailan ba sila magiging ganito? Kayong dalawa, tumigil nga kayo. Ang tatanda nyo na yung nagbabangayan pa rin kayo. Hanggang ngayon na parang bata. Siya kasi, turo ni Danny kay Sam. Anong ako? Ikaw ang nauna eh. Enough. Please lang. Marinig kayo ng anak ko. Nasa kabilang kwarto lang siya. Ganyan bang gusto niyo sundin? Niya sa inyo? Walang umimik sa kanilang dalawa. Pag ganitong nababanggit ko na ang pangalan ni Ace, hindi na sumasagot ang mga ito. This is it. Maaga ko naghanda dahil ayokong minamadali ang pag-aayos sa akin. Kanina pa din nandito ang team ni Carlo na siyang mag-aayos sa amin ni Daniela. Andito din si Samuel para isang sasakyan na lang ang gagamitin namin papunta sa hotel kung saan gaganapin ang conference. I was studying the speech that I will deliver later. Hindi ko naman kailangan i-memorize ito pero kailangan pa rin well-prepared ako. Nakakaya naman kung mabablangko ako sa harap ng maraming tao. Not only ordinary people will be there. Businessmen and other known people in the industry. Akala ko nga exclusive for architects and engineers lang ang event. But Samuel said na halo pala ito. Yung mga owners at iba pa mga sponsors, dumadalo din pala. Well, anyway, kahit sino pa ang dadaloy, wala akong pakialam. There's a big chance also that the Bruhang Katsana will attend. Sunwerte din pala ang bruha at nakapasa din ito sa board exam namin. Matalino din naman kasi ito nung nasa college pa lang kami. Yung mga panahong bait-baitan pa ang drama niya. Yun nga lang, biglang sinapian ni Satanas at sumama bigla ang pag-uugali. I'm wearing the red body hugging mermaid short train long dress with deep V-neckline with spaghetti straps, specially designed by Carlo for me. In fairness, sobrang ganda nito. The dress perfectly fits my body, showing all my curves in proper places. It's a sexy backless V-neck ruby mermaid dress, floor length. Carlo also did my makeup. I chose the blood red lipstick to make me look more sophisticated. He highlighted my cheekbones and pointed nose that looks perfect for my smoky eyes. My now long hair is fixed into a majestic big waves curls that is parted in one side to emphasize my sexy bulk. Tapos na din magbihis si Daniela at Sam at hinihintay na lang nila ako sa labas ng kwarto. When everything is fixed, agad akong lumabas. Nakita ko pa ang pagkabigla ng dalawa pagkakita nila sa ayos ko.
Danny looks gorgeous in her swing maxi long wine with long sleeves solid color, V-neck dress na design din ni Carlo para sa kanya. Tuwang-tuwa pa ang bakla nung sinabi kong gawin ko siyang manager sa modeling agency na ipapatayo ko. When I look at Som, hanggang ngayon hindi pa rin ito nakakabawi sa kanyang pagkabigla. Bagya pang nakabukas ang bibig nito. Oh, to the M to the G, BFF, ang ganda mo! Exaggerated na papuri ni Danny sa akin. Sabagay, first time nila ako nakita na ganito ka-sexy ang damit. Pero BFF, hindi ka ba kakabagin dyan? Parang kinulang ata sa tela yung damit mo. Dagdag hirit pa nito. Maganda na sana entrada mo eh. Dinagdagan mo pa. Pairap kong sabi sa kanya. Gusto ko tuloy batukan ang babaeng ito. Sam, on the other hand, looks dashing in his dark blue Armani suit. He looks handsome and fresh in his clean-cut hair. Sa pagdaan ng panahon, lalong naging matikas ang ayos nito. Hindi maikakailang madaming babae ang naghahabol dito sa kaibigan ko. Sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa isang architect Samuel del Rosario? Successful na'y mabait pa. Complete package talaga itong kaibigan ko. Swerte ng mapapangasawa nito. He looks so beautiful, Priscilla. Samuel complimented. Ano chong? Tulo laway ka? Pangalas ka ni Danny sa kanya. Bahagya pa itong siniko ni Daniela. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Sam hanggang tenga nito. Alam mo ikaw, napakabalahura talaga ng bunganga mo. Para kang hindi babae kung magsalita. Napipikong baling ni Sam kay Danny. Oh, bakit? Di ba totoo? Kung makanganga ka nga kanina, pagkakita mo kay Priscilla eh. Sus, nahiya ka pa. Teenager ka, chong? Teenager? Sunundot-sundot pa nito ang gilid ni Sam para lalong asarin. Stop! Para kang bata. Kaya walang naliligaw sa'yo eh. Isip bata ka kasi. Oh, Samuel. Sa ganda kong to, walang maliligaw? Ang haba kayo ng pila, chong. Hindi mo lang nakikita kasi isang tao ka lang naman nakatingin. Matari na sagot ni Danny. Bago kami hindi matuloy sa pupuntahan namin, sinaway ko na ang dalawa. Alam ko kasi malapit na naman ito magkapikunan. Kaya stop. Let's go na at baka malate pa tayo. Ani ko, agad akong inilalayan ni Sam. Pinahawak ako nito sa kanyang braso na parang nag-escort sa akin. Nagpatiuna na si Danny sa paglalakad. May iwan si Ace dito sa bahay kasama ni Nana Sela at iba ko pang kasambahay. You look so beautiful in that dress, Priscilla. But, napaangat ang tingin ko sa kanya. Nakakunot ang noon nito na parang ang laki ng problema niya sa damit ko. But what, Sam? Hindi ba bagay sa akin? No. Agap nito. It's just... I think it's so sexy and revealing. Alanganan pang banggit nito. Please, don't take it bad. Ayoko lang mabastos ka. Alam mo naman na yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang babastusin ka nila. Huminto muna ako saglit at tumarap sa kanya. I am now staring at his beautiful midnight black eyes that's also looking at me gently. Ang ganda din pala ng pagkaitim ng mata ni Sam. Lalo itong bumagay sa kanyang matapang na anyo. Pero kung gaano katapang ang anyo nito, ganoon naman ito ka-amo sa akin. Thank you, Sam, for your concern. I really appreciate it, but don't worry about me. I can protect myself now. Matamis ako ngumiti sa kanya, kaya ang kaninang nag-aalala niyang muka ay naging maaliwalas na. Nasa likod mo lang ako, Priscilla. I'm always ready to protect you. He whispered and gently planted a kiss on my forehead. Papasok pa lang kami, marami nang nakatingin sa gawin namin ni Sam. Sam and Danny is walking beside me. Napapagitnaan nila ako. Halata ang pagkamangha at gulat na lahat ng tao madadaanan namin. Taas noo akong naglakad. Hindi ako tumigil para magpa-unlock sa photoshoot at interview. Mabilis din namang nakaalalay si Sam sa akin kaya nakalusot kami. I did not expect that this event is as big as this. Parang awards night lang na ang daming press na nakaabang. Siguro yung iba curious lang kaya para mga langgam na gustong makakuha ng interview sa akin. Sabagay ito ang unang pagkakataon na dumalo ako sa isang event dito sa Pinas. Kaya siguro naninibago sila sa mukha ko. Mr. Del Rosario? One question only. Is she your girlfriend? Narinig ko pang pahabol na tanong para kay Sam pero hindi man lang ito lumingon. We walk straight to the venue. Punong-puno na ito dahil malapit na din magsimula.
Bago kami pinapasok sa mismong venue, hinanapan pa kami ng invitation. Nung nalaman nila na speaker ako, agad na may lumapit sa amin para may assist kami sa mesang nakalaan para sa amin. Taas no ako naglakad papunta sa table namin. Kahit hindi ako lumingon, alam kong madami ang nakatingin sa akin. May naririnig pa akong singhapan. I don't know if it's for me or for my friends. May mga lalaki pang nagbubulungan. Bulungan nga ba? So sobrang lakas nito'y naririnig ko pa. Shit, pare. She's so hot. Oh my, ako ang nauna. Dream on, brood. Paunahan na lang tayo. She's mine, brood. May diin na pagkasabi ng isa. His baritone voice is familiar. Gusto ko sanang lingunin pero mas pinili kong dadmahin sila. Try harder muna bago nyo ako makilala. Why are you here, brood? Gago, malamang invited ako. I answered boldly. Of all the people sa event na ito, bakit ito mga gago kong kaibigan ang makakasama ko ngayon dito? Kung alam ko lang, nadadalo ang mga ito, edi sana si Calix na lang ang pinadala ko dito. Wisit na Villegas iyon. Kala mo naman kung sino magaling na arkitekto. Kung hindi ko lang siya kaibigan at partner sa negosyo, matagal ko nang nabugbog ang gagong iyon. Lahat na lang ata ng okasyon may palusot ang loko. Palagi na lang may sakit. Na-injured sa basketball, nagkabukol sa boxing, na-ospital kasi na-impacho. Nagmukhang lampa na tuloy, ang loko. Wisa talaga. Mabuti na nga lang at maganda ang ihip ng hangin ni Kuya noong nakaraang na-ospital, ang loko. Dahil kung hindi, baka ako na naman ang haharap sa kamitin nito. If I know ay nagrarason lang ang lokong iyon. Pumayag na ang Kuya ko. Pero pag-uwi naman galing sa meeting niya, mukha naman itong tulala. Tama ba naman bugbugin ako? Nagtatanong lang naman ako kung kumustang meeting niya. Sinagot ba naman ako ng suntok? Hanggang ngayon masakit pa ang pangakuha. May araw din sa akin ang kuya ko eh. Kala niyo siguro okay lang sa akin na suntokin niya ako. Na hindi ko nga alam ang kasalanan ko. Wisit, hanggang ngayon nakaban pa ako sa office niya. Kala niya naman gusto ko din tumambay doon. Uy, may opisina din ako. Ano akala mo? Kasalanan ang lahat ito ng walang hiyang Villegas na iyon eh. Kaya ako napagbuntunan. At eto naman si kuya. Kung labag pala sa loob niya, edi sana eh sinabi niya. Hindi yung bigla na lang siyang manununtok. Buti sana kung isang beses lang. Parang gigil na gigil pa ito sa akin. Kanina pa ako nabubuwar dito. Gustong gusto ko na umuwi at uminom na lang sa kondo. Dagdagan pa ng ingay ng mga lokong ito. Ang lalakas ng boses. Kala siguro na mga ito'y nasa bahay lang sila. Kung mamalasan ka nga naman, okay na sana ako dito kanina eh. Tahimik na sana ang mundo ko pero nung dumating ang mga ito'y biglang nagulo. Si Nate lang talaga ata ang matino sa mga kaibigan ko dahil itong si Simon, Willard at Ethan, dahil pa ang babae sa ingay ng mga bibig. Parang ilang taong hindi nagkita-kita ang mga loko. Eh kagabila'y magkakasama din kami sa bar. Hangya talaga. Wala namang binanggit ang mga ito na dadalo ito ngayon. I swear kung nalaman ko lang, never talaga akong pupunta dito. Ago eksena sa kaingayan ng mga loko. Ang lakas ng boses. Nakakahiya parang hindi mga professional. Ba't ba kasi ang tagal magsimula nito? Sino pa bang inihintay ng mga ito? Inihintay ba nila ang pagputi ng uwak? Inis na talaga ako. Tatayo na sana ako para lumabas nang marinig kong nagsalita ng malakas si Willard. Shit, dude. Look at that. Ani Will. At sabay pang nagmurahan ang mga loko. Nagtutulakan pa ang mga ito kaya bahagyang umuga ang mesa namin. Marasa kong napatingin sa kanila. Oh, architect. Relax ka lang. Mainit na naman ang ulo mo eh. Baling ni Will sa akin dahil nakita niyang kumunot ang noo ko. Shit, pare. She's so hot. Ani Simon na hindi inaalis ang tingin sa may entrance. Oh my, ako ang nauna. Maangas na deklara ni Will sa kanila. Dream on, brood. Paunahan na lang tayo. Ani Ethan naman na ayaw pahuli. Anong kagaguhan ng mga ito at parang ngayon lang nakakita ng babae? Kung makaasta, para mga timang. Kung isumbong ko kaya mga gagong ito. Shit, she's really gorgeous, brood. Look at that body. Yeah, right. Pero may kasama, dude. Boyfriend ata. Grabe kung makabakod eh. Okay lang yan, dude. Kaya pang agawin yan. Look. Akbang tatayo ang gagong si Simon. Pabida talaga ito kahit saan pero napigilan ito ni Will.
Relax, dude. Huwag masyadong mabilis. Mami, baka masapa ka. Anya. Dude, si Viz, nag-flex pa ito ng muscles niya. Kayang-kaya ko yung si Del Rosario na kasama niya. I know him, dude. Anak yan ang kaibigan ni Papa. Hoss, yun naman pala eh. Unahin mo na. Pakilala ka tapos ipakilala mo rin kami. Susugpan ito kay Will. Later, dude. Masyado kang napapaghalataan eh. The night is still young. Hindi matatapos ang gabing ito at makikilala ko rin yan si Miss Beautiful. Nag-appear pa ang mga gago. Ewan ko ba kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang mga ito. Kung titingnan mo, mapagkakamalan mo talagang matitino. Pero kung alam lang siguro ng mga babae nagkakagusto sa mga ito na ganito umasta mga ito, check, turn off lahat. But I know they are just making fun of me. Takot lang nila. I was curious dahil patuloy pa rin sa pagbabangayan ng apat kaya napalingon ako sa tinitingnan nila. Hindi ko napansin na naglalakad na pala ito at malapit na sa table namin. I froze on the spot when I saw her face. Hindi ako nakagalaw at pakiramdam ko'y namanhid ang aking buong katawan. Pakiramdam ko'y biglang naging tahimik ang buong paligid at tanging antibok ng aking puso lamang ang aking naririnig. Para kong mabibingi sa sobrang lakas nito. Biglang nangatog ang tuhod ko at pakiramdam ko'y hinang-hina ako. Love? Mahina akong sabi na sa sobrang hina nito'y halos hindi ko na marinig kung may lumabas nga bang boses sa bibig ko. Lumagpas ito sa amin at hindi man lang kami tinapunan ng tingin nito. Napakuyom ako sa aking kamaon nang makita ko ang kamay ng kaibigan nitong nakapulupod sa bewang niya. Shit! Napamura ako. Gusto ko siyang habulin at yakapin ng sobrang higpit pero anong karapatan ko? Nanginginig ang aking laman dahil nagsimula ng kumalat ang galit at selos sa buong sistema ko. Alam kong wala na akong karapatan sa kanya pero nagsaselos ako. Nangiya. Nagsaselos ako sa kanya. Gusto kong magwala at basagin ang pagmamukha ng lalaking iyon. Akin siya. Akin lang sa Priscilla ko. Brute, are you okay? Bulong ni Nico sa akin. Napansin siguro nitong nakakuyom ang aking kamao. She's mine, Brute. Mariin kong sabi sa kanya. She's mine. Who do you mean? He asked, but I didn't answer him. Napakunot ang noon nito na tila ba naguguluhan sa mga sinabi ko. Agad naman itong umiling-iling na parang nakuha na nito kung ano ibig kong sabihin. Lumingon pa ito kung saan ako nakatingin at nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi nito. You're whipped, brute. Pasimpleng sabi nito. Hindi na ako umimik hanggang sa nagsimula ang programa. Pero nanatiling nakakuyom ang aking mga kamuo at nakaigting ang aking mga panga. Looking at her from afar seems like killing me. I want to run and hug her. I want to kneel in front of her to ask for her forgiveness. Pero kailangan kong pigilan ang aking sarili dahil ayoko maskandalo siya. It seems that she is too comfortable now with a brute beside her. If she only knew the reason why I did that. Parang ilang beses din akong namatay ng araw na iyon. Good evening, everyone. The MC said after one of the speakers finished his speech. We are honored that the next speaker for tonight is one of our board examination top-notcher. And recently, she's also one of the awardee for Empowered Women of Asia. After so many years of working abroad, she has now decided to share her knowledge and expertise in engineering field.